Hello guys, magandang gabi. Kain po tayo. Kain po tayo ngayon. Ito yung aking kanin. Yan yung tira namin kanina ng tanghali. Tapos, ito po ang ulam ko ngayon. Uling rooster. Ayan. Lechon manok. Ayan o. Ayan guys o. Brand po yan. Uling rooster. So, yun po yung inulam namin tanghali. Kain tanghali. So, meron pang tira kaya jackpot ako. Ako yung tira doon sa mga tira-tira. Oops! Ayan pa oh! Uy! Ayahay ang buhay guys. Tapos mayroong sauce na sa usawan. Ayan o. Oh. Tiba-tiba tayo ngayon guys. Minsan lang to George. Marami pa. Kahit dalawang tao pang kumain dito guys. Subalit hindi natin ito pwedeng pabukasin kasi masisira na po ito eh. So kailangan natin i-consumo. Kunting kanin, maraming ulam. So yun guys, dami kong pagkain ngayong gabi. Sarap. Yun guys, kung kayo bibili, doon kayo bumili sa Uling Rooster. Sarap. Special chicken. Ayan. Sarap po guys. Diba basura ko na ha? Ayan o yung pagkain ko. Ang dami-dami niyan guys. Salamat po sa Diyos. Sa grasya. Ayan. Kain na po tayo. Tayong tubig. Ayan. Katabi lang natin ang kaldero. Ayan o, katabi ko lang yung kaldero guys. Salamat po sa Diyos sa grasya. Tara, kain tayo mga guys. Minsan lang to George, minsan lang. Talagang nanonote yung sarap guys. Lasa ang uling talaga. Kung hindi sana ito masisira, pwede po ito hanggang buwas. Kaso hindi pwede. Masisira. Minsan lang to George. Sayang dito sana yung aking aso. Wala. Gusto niyo yung manok. Pero mas gusto ko pa rin guys yung ano. Yung Nitib na manok pa rin ang aking gusto. Sige, malaki talaga. Yung ngayon klase ng mga manok,
ay lumalasan lang naman ito kasi dahil sa mga ano, sauce, pero ito talaga sa katawan wala. Kaya sa native talaga mo, ang sarap. Tinula, lechon, lagyan lang ng lemongrass. Ako lang. Pwede na. Okay, sana nakakain na rin kayo. Pero may advice ko lang sa inyo, no? Huwag kayong kakain lagi ng manok. Yung palagi na lang. Maigi lang yung paminsan-minsan kasi hindi po ito maganda kasi ito po ay pinalaki sa mga pigs, hindi ito yung natural na paglaki. Paminsan-pinsan, pwede po kayong kumain. Bawa, isang linggo, isang bisis. Huwag naman yung araw-araw kasi nakasira sa ating kalusugan. Yung aking papala sa inyo, kumain kayo ng isda. Gulay, isda na galing sa dagat. Hindi po yung bangos, hindi po yung tilapia, kasi pinalaki rin yan sa mga pins. Hindi lumaki sa tamang proseso. So ang isda kalat, kagaya ng mga labahita, mga tulingang, galunggong, ang danggit, tangigi, at marami pang iba. Huwag lang yung bangus at saka tilapia. Delikado po yan, guys. Hindi lang mapapayo ko sa inyo. Kung gusto nyo kumain ng manok, yung native. Dahil lumaki po yun sa tamang proseso. Itong ganitong klase ng mga manok, ilan ito guys, 45 days. Yung native na manok, matagal bago makain. Pero safe ka naman. Ako ngayon na ako nakakain ito. Hindi ako napunta dito sa kapatid ko. Hindi ako makakain ito. Pero kung saan dyan ang pagkain na bibili ako dito talaga. Mas gugustuhin ko pa yung bumili ako ng dilis. Yung maliit na isda or kalunggong, tulingan, tuna. Sigurado akong safe pero ito po.
So hindi ko naman po pwedeng itapon ito kasi wala akong mauulam at the same time wala akong pera. Ako po ay walang sahod dito. Ang akin lang gusto ko makapagtambay dito kasi wala akong ginagawa pa. At mababantayan ko rin ang kanyang opisina. Ako bali ang nagsisilbihan dito, security. Wala rin ako dito. Tagaluto, tigabili, ang mga gusto yung pabili, tigalinis, all around. Pero wala naman akong ano kasi kapatid ko ang may-ari. So tulong ko na lang sa kanya. Ganun po. Hindi ako nangingin ng sahod. Alam niyo sa akin, masaya ako dito. Mawawala yung aking lungkot, mababawasan. At same time, kuwantosawa ako sa internet. Kahit mang dumaga ako mag-live. Walang problema. Then guys, tayo kumain. Salamat po sa Diyos. God bless.